Nai-stress na ba kayo sa mga nangyayari ngayon sa inyong buhay dahil kayo ay nakakulong lang at hindi makalabas? Tara, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga pupwede niyong gawin habang nasa bahay lang. Hello guys! Ito na naman ang lola nyo. Pag-usapan natin yung mga nangyayari ngayon, yung mga masyadong stress na dahil hindi nila magawa yung mga dati nilang ginagawa. Parang nanibago sila dahil sila ay nakakulong lang at hindi makalabas. Hindi nila ma-enjoy ang buhay nila kaya sila ay super stress. Di ba okay ka naman na, di ba? Okay! Sobrang okay! Sobrang okay! Masayang masaya! Masaya! Pero umpisahan natin sa sinabi ng ating Pangulo. Pwede kayong magbakasyon dyan lang sa bahay. I'm sure may mga bagay-bagay dyan sa bahay na hindi pa ninyo nakita. Ayan. Baka meron pa nga kayong hindi napapasyalan dyan sa loob ng bahay nyo. Subukan nyo munang mamasyal sa bawat sulok ng bahay nyo. Tingnan-tingnan nyo, baka meron ng alikabok, may agiw, may mga dumi-dumi dyan. Subukan nyo rin maglinis. Tulungan nyo ang inyong mga nanay, tatay at ibang mga kapatid na kumikilos. Baka ikaw ay walang ginawa kundi mag-Facebook, mag-ML at mag-TikTok. Sa sobrang bored ko, nabilang ko na nga yata lahat ng pwede ko pang bilangin dito sa bahay. Ay, nabilang ko na nga rin pala pati yung mga pagkukulang mo. Bakit parang sakin? Okay. Tigilan mo muna yan. At saka na yan, marahaba ang oras para sa mga ganyan. Tumulong ka muna sa mga gawaing bahay. Meron kang kapatid na maliit, alagaan mo muna. Ikaw muna ang tumingin. Are you crying? No. Not in... I'm not. Okay. Para ang nanay mo ay makakilos ng maayos sa loob ng bahay. Dahil nga kayo ay nandiyan, kakasama. At pwede na rin, subukan mo rin kung gusto mo. Mag-aral ka na rin magluto. Simulan mo sa paghihiwa ng sibuyas at pagdiktik ng bawang. Maraming po pwedeng gawin. Hindi ka kailangan ma-stress. Hindi ka kailangan malungkot. Maraming gawain sa bahay. Talagang kulang ang isang araw. Kaya ito na yung chance nyo na gawin ang mga kapaki-pakinabang. Wait, what? Kapaki-pakinabang. Ito ah. Nakakapi ko ito, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Na gawain sa bahay. Hindi yung kailangan lang ay magpo-post ka ng mga kung ano-ano sa Facebook, na kesyo, nalulungkot ka na, namimiss mo na yung mga ganito, ganyan-ganyan. Pero tita, ganun, masakit sa dibdib. You do not... Kung pwede mo naman yung gawin, after, wag matigas ang ulo. Kaya dyan ka muna sa bahay, namnamin mo ang sarap sa loob ng bahay. Ito na rin yung chance ng iba, yung mga nagre-reklamo na kulang ang kanilang mga tulog. Ayan, matulog kayo ng matulog. Diba? Yung iba sabi na, 4 hours na nga lang tulog ko, 5 hours, wala na akong tulog. Ayan, ito na. Ito na yung chance nyo na matulog. Samantalahin nyo na. Tulog na. Hindi maiwasan pa rin ang katamaran mo sa loob ng bahay. Andyan pa rin, nakadikit pa rin sa'yo. Pwede mo pa rin gawin ang manood ka ng mga Korean novelas. No, ipsul mo niya? Ne konde. Anya. Ayan. O kaya mag-aral ka magsalita ng Korean. Anigodun? 아니라고. 아니야. 너네 화장품 건들면 죽는다. 야, 성덕순! 알았어.
Dahil addict na addict ka sa mga Korean, sa mga BTS at mga kung ano-ano pa, ayan na yung chance mo. Pag-aralan mo yung lengguwahe nila. At gusto mo pa rin maglibang, nagawa mo na lahat, nagawa mo na yung mga dapat mong gawin, nakatulong ka na, at meron ka pa rin oras, eto na rin ang chance mo. Kung gusto mo maging vlogger, pwede kang mag-vlog. I-vlog mo lahat yung everyday na nangyayari sa buhay mo ngayon, pwede mo nang simulan ngayon yan. Gumawa ka na ng YouTube channel mo, madaming tutorial. Dito, pwede kang manood ng mga tutorial kung paano makagawa ng YouTube channel. At syempre, pagka nakagawa ka na, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Subscribe lang kayo kung di pa kayo nak-subscribe sa akin. At pakiclick ang notification bell para kayo ay ma-update every time na ako ay mag-upload ng video. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like. At syempre, kung meron pa kayong ibang suggestion or opinion or tips para sa mga na-e-stress, nababagot, nababaliw dahil nasa loob lang sila ng bahay, ayan, mag-comment kayo, magtulungan tayo para ma-share natin ang mga opinion natin sa isa't isa. Ingat-ingat, huwag matigas ang ulo natin, huwag tayong lumabas, tiis-tiis na. Kaya dahil sa pagtitiis na yan, kahit konti lang ang food, ayan na, eto na, chance natin na mag-diet. O, diba? Wala na nga mabila na soft drinks sa labas, sa tindahan. Dahil walang nagdi-deliver, eto na yung chance mo para tumigil ka sa pag-inom ng soft drinks. Ayun, ako yun. Mother! Ayan, yung mga sinadjust ko na yan ay totoo naman. Pwede nyo talagang gawin yung mga ganyan. Nilagyan ko lang ng mga konting kalokohan. Pero syempre, ang pinaka-importante dito, huwag nating kalilimutan manalangin. Kaya ito, iiwanan ko kayo ng magandang paalala.